So, welcome back once again, guys. It's still us. No, it's me, Melvin, Casey, Claudine, and Ivan. And this time, we will be reacting to ALAMAT. Right. And their music video of their song, kbye. Kbye, bye-bye. Kbye? Kbye. Kbye. Debut. Okay. Ano kala mo, kbye? ALAMAT's kbye music video in 3, 2, 1, go. Very Pinoy yung jeep. Wow. Hey! Hindi pala yan, pero Pinoy. Sino yan sila? I don't know. Different languages in the Philippines. Nice. Nakasabit sa taas. Fiesta, fiesta, diba? Pinoy fiesta talaga. Yung background music. Woo! Whoa! Ang kailangan notice yan. Ang gwapo rin! Diba? Plastic cup daw. Tapos ano? Nagbibili ako ng mga albums. Tapos, oh my god. Okay, so it's time to hear your reactions. Hindi kasi ako, while nag-wait ako ng debut ng BGYO, parang nakita ko din na para yung Viva, may na-establish din na boy group. So, tiyanay ko, then, nakita pa yung ano, yung parang concept video. Pati teasers nila. Yun, I was so happy kasi, yun nga, yung ang ganda ng ano, na yung concept natin. Pati yung
group name nila. Parang yes. Alamat. Pinoy na Pinoy talaga. Like, pati ma-appreciate mo talaga kasi grabe yung ano, homage nila dyan sa ano, na pinakita. Yeah. Kasi diba yung term na alamat, parang sa, for example, sa generation natin, parang ang luma niya ng word. Kasi diba sa, nakakarinig lang tayo ng mga alamat when we were still in elementary. Yeah. Pero, grabe, yun yung ginamit nila at yung music nila. Grabe. Yeah. Bagong-bago sa ano. So, sa last vlog mo, di ba, sinabi ko na sana may mga ganito. So, ito na talaga. So, sino ko sila? Gusto ko na ito makilala. Parang may familiar dito yung, and hindi ko alam, parang may isa. Ay, hindi, silingan mo. Kapit-bahay. Kapit-bahay ko ba to? Pero, all of them, are Bisaya ba? No. So, kisa may mga Bisaya deribe. Bisaya. Sorry, wala pa kayo nako sila na po. So, nindot jud siya as in. So, makasabutan man sila. So, hi sa mga Bisaya. Bisaya represent. Yeah, proud Bisaya. Ah, ano bang tawag sa fandom nila? Hindi ko alam eh. So nice. Tula. Like yung damit niya oh, like meron pa din yung like sa ifugao ba, ito na ano oh, like ito oh. Oh. Mm, yeah. Yeah. So like woo! Kasi pwede siya naman yung last time nakita oh, parang girl kasi mahina yung signal. Yeah. Nalba? Diba? Pinakita mo sa akin that's last time. Actually, ang pinaka na-impressed talaga ako sa Alamat is kung paano sila kumanta. Like, ang linis talaga ng boses nila. Pero hindi mo mahalata na like tinrain talaga sila na maging rapper. Para bang it's innate, already in them. Parang innate na talaga nila na marunong talaga silang mag-rap. Kasi minsan kasi may ibang groups na kumbaga hindi naman talaga sila marunong nag-rap. So nakaka-rap lang sila through training. And sometimes when they produce a song, parang naririnig mo yun doon, yung parang nakaka-rap siya pero parang galing sa training, mm-hmm. Yung parang napaka maraming technique. Pero sila talaga parang nailalabas lang nila ng natural. So yun yung the best. Kaya nga may nabasa ako na nanotice sila niya. Miss Leia Salonga. Ah, sila? Yeah, nanotice sila. So, Sham sila. So, how about you? What can you say? Wala, napagsensya. Napagsensya siya. Bakit? Ang dami, yeah, K-pop, tas ang dami ko na nabibiling album. Tas... Binibili mo? Siyempre guys, let's stream legally, no? Parang, hindi, kasi parang sapagkat ngayon, nakita ko siya like... Is this your first time to hear Alamat? Ah, parang pinakita sa akin ni Ibad, pero... Pinakita mo last time sa akin. Parang, hindi siya buo, like... clips lang. Ay, parang sa huli na part, tas ano? Blurry. Blurry. Then, parang, ngayon mo lang na ano. Pagkakita ko lang, tas pagkadinig ko parang, pinagsisihan mo yung lahat ng mga albums. Parang, especially nung part na ano, yung may gitara ba? Ayun yun. Yung last part, napaka-Pinoy, right? So, kumbaga si Esmil, gumagamit siya ng karinyosa ba yung ano, ginamit niya? Sa ano, panalo. Hi. So, yun din yung kinamit nila. So, grabe ang galing. So, parang ano. Ano ba? Parang, it is something na, karoon, should be, like, karoon. Stunning them. Yeah, you know, to be proud of. Yeah. Like, parang, like, i-brag out ni mo. So, like, yeah. amua. Amin! Hindi siya gaya ng ibang song. Actually, may mga ganyang song na din na style. Pero, kumbaga, like, pag piniplay mo, kumbaga parang sasabihin na ibang song. Okay lang. Okay. Parang tambay. Yeah. Tambay yung dating. Pag ganun. Pero sila, hindi. So, aasahan natin yan na sa susunod. Hindi lang Jimin. V yung ano natin, yung pangalan na talaga nila lang. Huwag naman kayong magalit. Hi, Jin. So, hi, Jin. Boy with love. So, I declare myself. Magiging fan na talaga ako ni
staff. Ay, ano ko lang, sino si Jemen? Mali ba yun? Sorry, ay. Hindi talaga ako. Jem. Sorry! Naglakas ang boses ko. Anyway, so, I hope you enjoyed our reaction video. Sorry sa name. So, alamat, keep it up. Baka ibasa ko. Pinaplano ko na mag-stand. Baka ibabasa ko. Sorry guys sa mga BTS. Diba? Walang top one from the BGYO na first reaction namin no, ni Charlie. Tapos kanina nag-react tayo ng Beanie. And now alamat. And we already know SB19 right? And MNL48. Iba din yung taste ng MNL48. Diba? Yala. Kinikilig? Fanboy yan? Ikaw ang melody. Yeah. Pag once nakikinig ka ng J-pop, parang mapipili mo yung vibe na ano. Mapipili mo yung vibe na ano. Dinadala ay yung kinoconvey na. Yes. Kinoconvey ng MNL. And paborito kong paminawin. Ano ba tawag sa Tagalog? Pakinggan. No. Oh, yun. Babawi ako sa ano? Sa kalayan. Hindi. Sorry sa mga BTS fans yan, ha. Sorry. Huwag niyo ako i-bash. Gusto ko sa pinapakinggan yung ano, ikat sa MNL48. Yung kapag nagta-travel ako. Kasi, especially pag nasa gilid ka ng gilid. Hindi naman sa gilid ng bus. Kumbaga sa window side ng bus. Tapos nag-imagine ka na may mga ano talaga dyan, mga sakura. Cherry blossom trees. Mga mahogany, rabia na. Bisa wala yun. Ang gusto kong ano song sa MNL, MNL48 muna tayo. Ang gusto kong song sa MNL48 yung Palusot Ko'y Maybe. Binibilisan ko na ang pagbibisikleta. Nagbibinata ang van boy, guys. So, thank you so much, guys. For your participation, so 10 points, 10 points, 20 points. Pwede mo na i-relay dito sa kung paan mga professor nila. Bye bye. Bye. Alamat. Kbye.